Marcos, unang kabanata. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristong anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang isinulat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, Pagsisihan ninyo taligtan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo. Balat naman ang hayop ang kanyang pinakasinturon sa baywang at ang pagkain niya ay palang at pulot pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit magkaraspan lamang ng tali ng ganyang sandalias. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig. Ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Sa panahon ding yun, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahong-pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi ng ganito, Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugda. Pagkatapos, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at do'y tinukso siya ni Satanas. May ilap na hayop ang kasama niya roon, subalit pinaglingkuran siya ng mga anghel. Nang nakabilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Dahil dito, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balitang ito. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, may nakita siyang dalawang mangingisdang nagahagis ng lambat. Sila'y ang magkapatid na Simon at Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng tao. Pagkasabi niya nito'y iniwan ng magkapatid ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din agad sila ni Jesus at sila na may sumunod sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ng kanilang mga taong upahan. Nagpunta si Jesus sa Kapernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok agad si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasaliba ng masamang espiritu. Siya'y sumigaw, Anong pakialam mo sa amin? Jesus na tayo Nazaret! Naparito ka ba upang kami buksain? Kilala kita! Ikaw ang banal na mula sa Diyos! Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya! Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at pagkatapos ay lumabas na sumisigaw. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, Ano ito? Bagong katuruan at makapangyarihan pa! Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula sa sinagoga, nagtuloy agad sila sa bahay ni Simon at Andres kasama sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyena ni Simon dahil sa lagnat at ito'y ipinaalam nila agad kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon.
Noon di nawala na ang lagnat ng babae at naglingkod siya sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasariba ng demonyo. Halos lahat ng tao sa bayan ay nagkatipon sa harap ng bahay at kanyang pinagaling ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinagaling din ni Jesus pati ang mga sinasaniba ng demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga demonyo sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok upang manalangin. Hinanap siya ni na Simon at ng mga kasama nito at nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong lalawigan ng Galilea at nangaral siya sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. May isang ketonging lumapit kay Jesus, lumuhod at nagmakaawa. "Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako." Nahabag si Jesus sa ketungin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, ibig ko, gumaling ka." Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y gumaling. Pagkatapos, pinaalis siya agad ni Jesus at pinagbilinan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpasuri ka sa pari at pagkatapos ay maghantog ka ayon sa iniutos ni Moises. Gawin mo ito bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling na." Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na hayag ang makapasok ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan. Doon siya pinupuntahan ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ikalawang kabanata. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't wala na silang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig sa kanya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, "Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Kalabastanganan sa Diyos yun. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan?" Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, 'Pinapatawad na ang mga kasalanan mo,' o ang sabihin sa kanya, 'Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka na.' Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumindig nga ang paralitiko. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Ang lahat ng naroroon ay pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, "Ngayon lamang kami nakakita ng ganito." Nagbalik si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Nilapitan siya doon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Pagkatapos, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niyang nakaupo sa paningilan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nila ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit siya sumasalo sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit, kundi ang may sakit.
Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga parsiyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po hindi nag-aayuno ang mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ng mga parisayo ay nag-aayuno." Sumagot si Jesus, "Makakapag-ayuno ba ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin ang lalaking ikinasal at saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlang. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat." Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan, at ang mga alagad ay kumikitil ng bunga. Sinabi ng mga parisiyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw na pamamahinga." Sinagot naman sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ikatlong kabanata. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. May ilang tao naman doon nagmamasid kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. "Halika rito sa unahan." Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, "Alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Ngunit sila'y hindi sumagot. Tiningnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Galit at lungkot ang naramdaman niya dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at agad nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaransa. Dahil marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasariban ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus na ipagsabi kung sino siya. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa isang bundok kasama ang mga taong nais niyang isama. Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 upang maging kasakasama niya at sila'y tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang suguing mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na tinawag niyang Pedro. Si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag din niyang Boanerges, na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog.
sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't wala na silang panahon para makakain. Nang mabalitaan niyo ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasaniban niya ni Beelzebul ang pinuno ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang malolooban ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang ganyang kasalanan ay walang kapatawaran. Sinabi ito ni Jesus sapagkat may ilang nagsabing sinasaniban siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatatawag siya. Nang oras na yon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Hinahanap kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Sabi naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ika-apat na kabanata. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, kaya't siya'y sumakay sa isang bangkang nasa tubig at doon umupo. Ang karamihan na may nasa baybayin sa gilid ng tubig. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sinabi niya, makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Agad sumibol ang mga binhing yon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay wala silang gaanong ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Nang lumago ang mga ito, sinakal nito ang mga binhing tumubo. Kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Ang mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil ng tigtatatlumpu, tig-aanim na po, at tigsasandaan. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, lumapit sa kanya ang ilang nakikinig kasama ng 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba naman, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sana'y nagbalik loob sila sa Diyos,
at nagkabit sila ng kapatawaran. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap ng salita ng Diyos. Subalit ang salita ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. May mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at hindi namumunga. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tigtatatlumpu, may tigaanim na po, at may tigsasandaan. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na, ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." Idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo at higit pa roon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan pa ng kakaunting nasa kanya." Sinabi pa ni Jesus, "Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyang magasik, natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, patuloy namang tumutubo ang binhi at lumalago ang halaman sa paraang hindi niya nalalaman. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinugna ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para anihin. Saan pa natin maihahambing ang paghahari ng Diyos?" Tanong ni Jesus, "Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Ang katulad nito ay buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag ito'y itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng halaman. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapagpugad sa lilim nito." Ipinangaral ni Jesus sa kanila ang salita sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang sumabay sa kanila. Inabot sila ng malakas na unos, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon. Ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutuwid noon sa may unihan ng bangka, nakahilig sa isang ulan. Ginising siya ng mga alagad. "Puro!" sabi nila. "Wala bang alaman sa inyo kahit ang mapahamag tayo?" Bumangon si Jesus at iniuto sa hanim, "Tigil!" At sinabi sa lawa,
Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at ng gilalas. Wika nila sa isa't isa. Sino kaya ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Ikalimang kabanata. Dumating sila sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y sinasaliba ng masamang espiritu at nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maikapos. Madalas siyang gapusin ang tanikala sa kamay at paa, ngunit nilalagot lamang niya ang mga ito. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kabuntukan, at sinusugatan din niya ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Patakbo siyang lupapit at nagpatira pa sa harapan nito. Sumigaw siya ng malakas. Jesus! Anak ng katastawas ang Diyos! Anong pakialam mo sa akin? Alang-alang sa Diyos, huwag mo akong pahirapan! Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus. Ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami. Tugot niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa pook na yon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy! At sila na may pinahintulutan niya. Lumabas nga sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo papunta sa lawa. Nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karating na pook ang mga pangyayari. Pumunta ang mga tao sa kinaroroonan ni Jesus upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasaliba ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasaliba ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na lisanin na niya ang kanilang lupain. Nang sumasakay na sa Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasaliba ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. Namangha ang bawat nakarinig noon. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybay pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Dumating ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Para na ninyong awa, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kaniya ang inyong kamay upang gumaling siya at mabuhay. Sumama naman si Jesus. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao, kaya't nasisiksik siya sa magkabilang panig. Kasama roon ang isang babaeng 12 nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yun at marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa kapapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip ay lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang damit nito. Sapagkat ganito ang nasa isip niya, mahawakan ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagtulugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya, kaya't bumalin siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humawak sa aking damit?
Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksika sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humawak sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa humawak sa kanya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatinapa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo." Sabi nila, "Huwag na po ninyong abalahin ang guro." Ngunit hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang mabahala. Manalig ka lamang." Wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata? Natutulog lamang." Pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa ama at ina ng bata. Pumasok sila sa silid na kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kumi." Na ang ibig sabihi, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at labis na namang haang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ika-6 na kabanata. Umalis doon si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at umuwi sa sariling bayan. Pagdating ng araw ng pamamahinga ay nagturo siya sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nasabi nila, "Saan niya natutuhan ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba itong karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Itaga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?" At siya'y tinanggihan nila. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay." Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na kanyang pinatungan ng kamay at pinagaling. Namangha siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at nagturo roon. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 22. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At inatasan ng ganito, "Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdadala ng pagkain, supot o pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdadala ng bisan." Sinabi rin niya sa kanila, "Sa isang bahay lamang kayo makituloy hanggang sa umalis kayo sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang puok, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon." Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo sa mga sinasaniban ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at gumaling ang mga ito. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ito. May nagsasabi, "Yun ay si Juan na tagapagbautismo. Siya'y muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng mga himala." May nagsasabi naman, "Si Elias yun." At may iba pang nagsasabi, "Siya isang propeta, katulad ng mga propeta noong unang panahon." Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, "Muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng uno." Si Herodes ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias, ang babaeng kanyang kinakasama, gayong ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe.
laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi tamang kasambahin inyong asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa dahil natatakot si Herodes kay Juan. Alam ni Herodes na si Juan ay taong matuwid at banal, kaya't sinikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit na labis siyang nalilito sa mga sinasabi nito. Nagkaroon si Herodias ng pagkakataong ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Nagpahanda si Herodes ng malaking handaan at inanyayahan niya ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasihan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." Naisumpa pa niya sa dalaga, "Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit pa ang kalahati ng aking kaharian." Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano po ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo." Sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po ay, ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo sa isang pinggan." Sabi niya. Labis na nalungkot ang hari. Subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniuto sa isang kawal na dalihin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang kawal at pinugutan nga si Juan sa bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yun ang dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, kaya't hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo tayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti." Umalis nga silang sakay ng bangka at nagpunta sa isang ilang na puok. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at sila'y nakilala. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong pumunta sa dakong pupuntahan ni Jesus at ng mga alagad. At nauna pa silang dumating doon kaysa kanila. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahamag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Ilang ang paok na ito at malapit ng lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig nayon at bayan at makabili ng pagkain." Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayo ang magpakain sa kanila." Sumagot ang mga alagad, "Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaring tinapay para mapakain ang mga taong ito?" "Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo." Sabi niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ang mga tao ng pangkat-pangkat sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-iisang 100 at tig-50 bawat umpok. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin sa kanila. Nakakain ang lahat at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pirapirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan niya sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ng bangka,
habang si Jesus naman ay nag-iisa sa pampang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagaan dahil pasalungat sila sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na nagtalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malapit na siyang lumampas sa mga alagaan, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Napasigaw sila sa takot sa pag-aakalang siya'y multo. Takot na takot silang lahat, ngunit sinabi agad ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot! Ako ito! Lakasan ninyo ang inyong loob!" Sumakay siya sa bangka at tumigil agad ng hangin. Sila'y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Tumawid sila sa ipayo at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad ng mga tao si Jesus. Kaya't nagmadaling dilibot ng mga tao ang mga karatig pook at sinundo ang mga may sakit. Dinala nila ang mga nakaratay sa higaan saan man nila mabalita ang naroon si Jesus. Pagdating ni Jesus sa alinmangnayon, lunsod o kabukiran, agad iniahanay sa plaza ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit. At lahat ng makahawak dito ay gumagaling. Ikapitong Kabanata. Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at nagpagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na minanang turo, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsero, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Talagang mapagkunwari kayo gaya ng kanyang isinulat. Pagkalang nahandog sa akin ang bayan ko'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao'y itinuturong utos ng may kapal. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kayo husay ninyong magpawalang pisa sa utos ng Diyos para lamang masunod ang mga turong minana ninyo. Halimbawa, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sana sa inyo ay korban. Inihandog ko na sa Diyos. Ang taong iyon ay wala ng tungkuling tumulong sa kanyang ama o ina. Sa gayong paraay binabaliwala ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad yun." Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakapagparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanya." Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagaan tungkol sa talinghaga. "Kayo rin ba'y hindi pa nakakaunawa?" Tanong ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman yon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay inilalabas?" Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ng lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita, "Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya,
kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamataas at kahangalan. Sa puso ng tao nang gagaling ang lahat ng yan na siyang nagpaparumi sa kanya. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman niluman na naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng sinasaniba ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay isang hintil na taga Sirofenicia. Nakiusap siya kay Jesus na palayasin ang demonyong nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ang babae. "Ngunit kinakain ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak." Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at nakiusap sila sa kanya na ipatungo niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, nilawayan ni Jesus ang kanyang daliri at ibinahid sa dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. Pagkatapos, sinabi niya sa lalaki, "Ephata," na ang ibig sabihin, "Mabuksan." Noon di nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga taong huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Hangang-hanga ang lahat. "Napakabuti ng lahat ng kanyang ginagawa. Nakakarinig na ang bingi at nakakapagsalita pa ang titi." Sabi nila, Ikawalong Kabanata. Makaraan ng ilang araw ay muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ubus na ang kanilang paon, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang uuwian ng ilan sa kanila. Saan naman po tayo kukuha rito sa ilang ng sapat na pagkain para sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan pang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. "Pito lamang po," sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din yun sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Matapos pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. May dumating na mga Parisiyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang subukin siya, kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napamuntong hininga ng malalim si Jesus at sinabi sa kanila, "Bakit naghahanap ng himala ang mga taong ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pakikitaan ng anumang tanda." Sila'y iniwan niya at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa na lamang ang tinapay nila sa bangka. Kaya't nang sabihin sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes." Nag-usap-usap ang mga alagad. "Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yon." Alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sila ay tinanong niya, "Bakit ninyo pinag-uusapan kayo yung walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata?
Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing ang napumunin nyo ng lumapis na pagkain? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo? Tanong niya. Ito po, tugon uli nila. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito? Wika niya. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang pagalingin niya ito. Inakay niya ang bulag hanggang sa labas ng bayan at dooy pinahiran niya ng laway ang mga mata nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lalaki at tinanong, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad." Muling hinawakan ni Jesus ang mga mata ng bulag at ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na. Huwag ka nang bumalik sa bayan." Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. May nagsasabi namang isa kayo sa mga propeta." "Kayo naman, anong masasabi ninyo? Sino ako?" tanong niya. Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Mesiyas." "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, "Ang anak ng tao ay dapat magdanas ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari ng mga Hudyo, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." Maliwanag ang sinabi niyang ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang sawayin. Ngunit paglingon ni Jesus at nakita ang ibang mga alagad, pinagsabihan niya si Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, kailangang talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan noon. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit niyon. Ano ba ang mapapala ng isang tao? Kamtan man niya ang buong daigdig kung mawawala naman ang kanyang buhay. Anong may babayad ng isang tao para sa kanyang buhay? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ng sinuman sa mga taksil at pakasalanan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." 9 Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroon, nakita ng 3 na nagbagong anyo si Jesus. Nakakasilaw sa kaputian ng kanyang damit at walang sino man sa lupa na makakapagpaputi ng gayon. Nakita rin nila si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Sa laki ng takot nila, hindi na nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi. Nililiman sila ng ulap
at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo siya." Nang tumingin sa paligid ang mga alagad, wala na silang nakita kundi si Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kaninuman ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias?" Tumugon siya, "Darating nga muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayon, bakit sinasabi sa kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang ibig nila ayon sa nasusulat tungkol sa kanya." Nang magbalik sila, naratna nila ang ibang mga alagad na naliligid ng napakaraming tao at ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Patakbo silang sumalubong at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Anong pinagtatalunan ninyo ng mga tao?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasaniban ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sasaniban ito, siya'y binubuhal. Bumubula ang kanyang bibig. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga taong walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. "Kailan pa siya nagkaganyan?" Tanong ni Jesus sa ama. "Simula po nung bata pa siya." Tugon niya, "Madalas siyang ihagis ng masamang espiritu sa apoy at sa tubig upang patayin. Para na ninyong awa, tulungan po ninyo kami kung may magagawa kayo." "Kung may magagawa ako?" Ulit ni Jesus, "Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananalig." Agad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako! Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya." Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, "Inuutusan kita, espiritu ng pagkabibi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu. Pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't sinabi ng marami, "Patay na siya." Subalit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, ipinangon, at ito'y tumindig. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritong yon?" Sumagot si Jesus, "Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin." Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin, ngunit siya'y mabubuhay sa ikatlong araw." Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Anong pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot dahil ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sino mang nagnanais maging una,
ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harap nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat kung ang isang tao ay gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko, hindi siya kaagad-agad na makakapagsalita ng masama laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa langit na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata kaysa may dalawang matang mapunta ka sa impyerno. Dooy hindi namamatay ang mga uod at apoy, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung ito'y mawala ng alat, paano ito mapapaalat na muli? Magtaglay kayo ng asin ng pagkakaibigan sa inyong puso, at sa gayon, magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan." Ika-10 Kabanata. Pag-alis noon, si Jesus ay tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan at nagpunta sa lupain ng Judea. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng dati, sila'y kanyang tinuruan. May ilang pariseyong ibig subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ba ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na gumawa ng kasulatan ng diborsyo ang lalaki at hiwalayan ang kanyang asawa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa na lamang. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya sa dating niyang asawa. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala rin ng pangangalo niya." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagsabihan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata,
ay hindi mapapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at ipinanalangin sila. Nang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harap niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo mga utos niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng hindi totoo, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat ng yan ay tinutupad ko na po mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nandumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Pinagmasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Napakahirap para sa mayayaman ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga yon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna ang magiging huli, at maraming nahuhuli ang magiging una." Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, "Papunta tayo ngayon sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakalulo sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga Hentil. Siya'y kanila ring tutuyain, duduraan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit, pagkaraan ng 3 muli siyang mabubuhay." Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po'y makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Matitiis ba ninyo ang hirap na titiisin ko? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Titiisin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang yan ay para sa mga pinaglaanan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid.
Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang naghahari-harian sa kanila, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod, at mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo'ng anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya, "Jesus! Anak ni David! Mahapag po kayo sa akin!" Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David! Mahapag po kayo sa akin!" Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag na nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob!" Sabi nila, "Tumindig ka! Ipinatatawag ka niya!" Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang muling makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Ikalabing isang kabanata. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem at natatanaw na nila ang mga bayan ng Betfage at Betania. Nang malapit na sila sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok ninyo, ay makikita ninyo ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan yon, sabihin ninyong yon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din naman ninyo agad." Kaya't lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagan yan?" Sumagot sila gaya ng bili ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isabihin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sumakay si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ng madadahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at ulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, "Hosanna! Pagpalain nawa ang dumating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon." Pumasok si Jesus sa Jerusalem at nagtungo sa templo. Pagkatapos niyang makita ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12 sapagkat gumagabi na noon. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ang igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Narinig yun ang kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nabibili at nabibili roon. At ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may daladalahan at pinagsabihan ng mga tao ng ganito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay talanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginagawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw."
Narinig ito ng mga punong bari ng mga Hudyo at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy, humarap na sila ng paraan upang maipapatay si Jesus. Natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang turo. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lunsod. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tignan ninyo! Namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo! Sumagot si Jesus, Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kapag sinabi ni Numan sa buntok na ito, Umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya, mangyayari ang sinabi niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yun, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y tumatayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang patawarin din naman kayo sa inyong kasalanan ng inyong amang nasa langit. Muli silang pumasok sa Jerusalem. Habang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan. Siya ay tinanong nila, Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ko, sasabihin ko rin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba? O sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman natin mula sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ang mga tao. Nangangamba sila dahil naniniwala ang marami na si Juan ay isang propeta. Kaya't ganito na lamang ang kanilang sagot. Hindi namin alam. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ika-12 kabanata. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, ngunit sa pamamagitan na ng mga talinghaga. Sinabi niya, May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan. Nagpahukay siya ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pagpitas ng ubas, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Nagsugong muli ng ibang utusan ang may-ari ng ubasan. Ngunit yon ay hinampas sa ulo at nilait ng mga kasama. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang utusan. Subalit, pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Sa wakas, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari ng ubasan. Ang kanyang minamahal na anak. At pinapunta nga niya ito. Sinabi niya sa sarili, Igagalang nila ang aking anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga kasama. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang ang sinunggaban ang anak ng may-ari ng ubasan, pinatay at pagkatapos ay itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga kasamang yon at ang ubasan ay ibibigay niya sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang sinasabi sa kasulatan?
ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahanga-hangang pagmasdan. Naunawaan ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinapatamaan ng talinghagang yun. Tinangka nilang dakpin si Jesus, ngunit natakot naman sila sa mga tao. Kaya hindi na nila itinuloy ang kanilang balak at sila'y umalis na. Ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po namin itanong kung naaayon sa utusan ang pagbabayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kami magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak at nang makita ko. At binigyan nga nila si Jesus ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakatatak dito? Tanong ni Jesus. Sa emperador po! Tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. May ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, isinulat po ni Moises para sa atin, kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang balo ay dapat pakasalan ng kapatid ng namatay upang magkaanak sila para sa namatay. Meron pong pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, subalit siya'y namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawang kapatid, subalit namatay rin walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang pitong magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay ang babae naman ang namatay. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po ba sa pitong magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng iyon? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, maling-mali ang paniniwala ninyo dahil hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali nga kayo. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay siyang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro. Wika ng tagapagturo ng kautusan. Totoong sinabi ninyo, iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na magaling siyang sumagot, kaya't sinabi niya, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus.
Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, 'Maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.' Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David?" At ang napakaraming tao ay nalulugod na nakikinig sa kanya. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga plaza. Ang ibig nila'y ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at nagkukunwari pang banal sa pamamagitan ng kanilang mahahabang pagdarasal. Mas mabigat ang parusang matatanggap nila." Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang dukhang byuda at naghulog ng 2 kusing. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang byudang yun ay naghulog ng higit kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ang ibinigay ng dukhang byudang yun ay ang buo niyang ikabubuhay." 13. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, kay lalaki ng mga gusali at kay gaganda ng mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling yan? Wala riyang matitirang magkapatong na bato. Ang lahat ay ikukuho." Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na yun? At ano po ang palatandaan na malapit nang maganap yun?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo upang huwag kayong malinlang ninuman. Maraming lilitaw at magpapanggap na sila ang Mesiyas, at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababalisa kung makabalita kayo ng mga labanan at mga digmaan. Dapat mangyari ang mga yon, ngunit hindi pa yon ang wakas. Makikipagdigma ang mga bansa sa kapwa-bansa at ang mga kaharian sa kapwa-kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Mag-ingat kayo, sapagkat kayo'y isasakdal sa mga hukuman at hahagupitin sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari upang kayo'y magpatotoo sa harapan nila. Dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mamamahala tungkol sa sasabihin ninyo. Sa oras na yon, sabihin ninyo ang dapat ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo na siyang magtuturo kung ano ang sasabihin ninyo. Ipapahamak ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kapag nakita na ninyo sa dakong di dapat niyang kalagyan ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, unawain ito ng bumabasa. Ang mga nasa Hudeya ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abalang pumasok sa bahay upang kumuha ng anuman. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon,
kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyong huwag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig. Sapagkat sa panahong yon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding paghihirap na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan at hindi na muling mararanasan pa kahit kailan. Kung hindi pa iikliin ng Panginoon ang panahong yon ay walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya yon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesyas, o kaya'y naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesyas at may mga magpapanggap na propeta. Magpapakita sila ng mga tanda at mga himala upang iligaw, kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Bago pa mangyari, ay sinasabi ko na sa inyo ang lahat. Pagkatapos ng mga kapighatiang yon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Makikita ng lahat ang anak ng tao na tumarating, na nakasakay sa alapaap at may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ang mga ito, ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit hindi ang aking salita. Ngunit, walang nakakaalam ng araw ni oras na iyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam yon. Magbantay kayo at maging handa, dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahalan ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Maaring sa takipsilim, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Baka siya biglang dumating at marap ng kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Ikalabing apat na kabanata. Dalawang araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka makabulo mga tao, sabi nila. Nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketungin. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 denaryo at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At kinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayanin niyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong ibigin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin.
Sinasabi ko sa inyo, saan man sa buong mundo ay pangaral ang magandang balita, ang ginawa niyang ito ay ipapahayag din bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote na isa sa 12 ay pumunta sa mga punong pari ng mga Hudyo upang ipagkaluluo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataong may pagkaluluo si Jesus. Unang araw noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagaan, "Saan po ninyo gustong ipaghanda namin kayo ng hapon ng pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagaan, "Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagpunta sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Jesus na kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, pagtataksilan ako ng isa sa inyo na kasalo ko." Nalungkot ang mga alagad at ang isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon? Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yon ang hindi na siya pinanganak." Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagaan. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya yon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan na mabubuhos para sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak mula sa katas ng ubas hanggang sa araw na ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga ulibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at kakalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po kayo iwan ang lahat, hindi ko kayo iiwan." "Tandaan mo," sabi ni Jesus sa kanya, "sa gabi mismong ito, bago tumilaw kang manok ng makalawa, ay 3 beses mo akong ikakaila." Subalit lalong ipinagdiinan ni Pedro, "Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila." Ganoon din ang sinabi ng lahat. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito at mananalangin ako." At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y puno ng hapis at halos aking ikamatay. Maghintay kayo rito at magbantay." Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. "Ama, ama ko," sabi niya, "magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mong masunod." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro,
Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay bahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagaan at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na at dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay ibigay sa kamay ng masasamang tao. Magsitayo kayo. Narito na ang magtataksil sa akin." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12 alagaan. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila'y isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Ito ang udyat na ibinigay sa kanila ng taksil. "Ang hahalikan ko, iyon ang inyong hinahanap. Takpin niyo siya at huwag pabayaang makatakas." Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. "Guro!" Ang batid niya at ito'y kanyang hinalikan. Sinunggaban nga at dinakip ng mga tao si Jesus. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga alagaan at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at matagpas ang tainan yon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ba'y tulisan? At naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y takpin? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakit. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan." Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinusundan si Jesus ng isang binatang walang damit kundi ang balabal niyang dino. Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na hubad. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari. Nagkakatipon doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Si Pedro'y sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pari at naupo nakasama ng mga bantay na nagpapainit sa tabi ng apoy. Ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya'y maipapatay. Ngunit wala silang makita. Maraming ang saksi ang nagsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Ngunit hindi naman nagkakaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya. "Narinig namin sinabi ng taong yan. Gigibayin ko ang templong ito na gawa ng tao. At sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao." Ngunit hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa'yo?" Walang ibig si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, "Ikaw bang Mesiyas na anak ng Diyos na kapuri-puri?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Makikita rin ninyo siyang dumarating na nasa alapaap ng kalangitan." Pinulit ng pinakapunong pari ang sariling kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ng mga saksi! Narinig ninyo ang kanyang paglabastangan sa Diyos! Ano ang basa ninyo?" At ang hatol nilang lahat ay nararapat siyang mamatay. At siya'y sinimula nilang pahiraman. Dinuraan siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok. "Hulaan mo nga! Sinong sumuntok sa'yo?" Sabi nila, at pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari. Nakita niya si Pedro na nagpapainit sa apoy. Pinagmasdang mabuti at pagkatapos ay sinabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazareth!" Ngunit nagkaila si Pedro, "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo!" Sagot niya. Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, "Ang taong ito ay isa sa kanila!" At muling nagkaila si Pedro.
Makalipas ang ilang sandali ay sinabi naman kay Pedro ng mga nakatayo roon. Talagang isa ka sa kanila. Taga Galilea ka rin, hindi ba? Sumpain man ako ng langit. Talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok uli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay tatlong beses mo kung ikakaila. Nanlumos siya at manangis. Ikalabing limang kabanata. Kinaumagahan, nagpunong agad ang mga punong pari ng mga Hudyo, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo ang may sabi niyan. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang paratang laban sa'yo. Ngunit hindi pa rin tumugon si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko, si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo. Sino mang hilingin sa kanya ng taong bayan. May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga naghimagsik at nakapatay siya noong panahon ng himagsikan. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na inggit lamang ang nagudyok sa mga punong pari upang isakdan si Jesus. Ngunit sinunsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilingin palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, "Ano naman ang gusto ninyong gawin ko sa taong ito na tinatawag yung hari ng mga Hudyo?" "Ibang Hudyo sa krus!" Sigaw ng mga tao. "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ibang Hudyo sa krus!" Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupi. At pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa yung korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at takot siyang niluhud-luhuran. Matapos kutsain, siya'y hinubaran nila ng balabal na kulay ube, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simong taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin, poong ng bungo. Binigyan siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng kalaburutan. Ikasyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Isinulat sa itaas ng krus ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. May dalawang tulisang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, "O ano? Di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ng iyong sarili!" Kinukutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Wika nila sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di may ligtas ang sarili!" "Makita lamang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan, ha? Hari daw ng Israel! Maniniwala na tayo sa kanya!" Nindait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eloi,
Eloy! Lema sa Baktani! Na ang ibig sabihin ay... Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi. Pakinggan ninyo! Tinatawag niya si Elias! May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas niya. Sabi niya. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang kapitan ng mga kawal. Nang makita kung paanong namatay si Jesus, sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago na nakababata at ni Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at nagdilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nang dumidilim na, dumating si Joseng taga-Arimatea, isang iginagalang nakagawad ng Sanhedrin. Siya rin ay naghihintay na maghari ang Diyos. Dahil araw noon ang paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingi ng bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot sa telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang inuka sa bato. At iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Mariang ina ni Jose. At nakita nila kung saan inilibing si Jesus. 16 na kabanata. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At nang linggo ng umaga, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Nag-uusap-usap sila habang nasa daan. Sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila yon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang malapit na sila sa libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan. Kaya't sila'y natakot. "Huwag kayong matakot," sabi ng binata. "Hinahanap ninyo si Jesus na taga-Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo." Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot ay wala silang sinabi kanino man. Maagang maaga ng araw ng Linggo, matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Nagpunta si Maria sa mga alagad na nooy nalulungkot at umiiyak upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nagpakita sa kanya. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit iba ang kanyang anyo noon. Bumalik agad sa Jerusalem ang 2 at ipinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay sinumbatan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo.
sapagkat ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya sa akin at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga mananalig sa akin ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Hindi sila maaano kahit makahawak sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Matapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng tao. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niya ang salitang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos nito, sinugo ni Jesus sa buong daigdig ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at di lilipas na balita ng walang hanggang kaligtasan. Maikling pagwawakas ng ebanghelyong ito. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos nito, sinugo ni Jesus sa buong daigdig ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at di lilipas na balita ng walang hanggang kaligtasan.